Good day mga best friends! September 25, 2022, Sunday, nandito ako sa bahay ng mama ko. Dito kami natulog at kasi magsisimba kami. So ayan, nautusan kami dalawa ni Boreche, kasama kay pamangkin ko. Ayun, nakita niyo ba? Nag-reflect ako sa sasakyan, hindi sa akin yan. So ayun, ninutusan nga kami, bumili na aming breakfast. So lakad kami papunta sa bilihan. So ayun, bumili kami ng apat na lugaw, isang lomi. Sakto na yun, may kasamang laman ng manok. Tapos, saka kape. Ano pa ba yung mga binili ko? Bumili pa mga pala ako ng nilagang saging. Ayun, ika, baka makatapa ka ng jackpot. So ayun nga mga best friend, mahaba na yung buho ko. Kaya naisip akong pumunta sa barbershop ni Pick Pack. Boom, saka lang, nadaan na pa natin yung eskwelaan ko nung elementary. High tide kila Pick Pack, boom, kaya may tubig sa kalsada. Saka may paparating nga pa ng bagyong si Karting. Ayos, may buhay na lumano na si Pick Pack, boom, pwede na ako umutang ng gupit. Siyempre, joke lang. Pabisado na ni Pick Pack, boom, kung ano yung gupit na gusto. Yung pampapangit na gupit para hindi ako masyadong habulin ng mga babae, di ba? Shoutout Pick Pack, boom, sakalam. So ayun na nga, nagmamadali kami kasi atin kami ng misa. Ang naabutan namin yung pang 11 o'clock. Pagka 11 o'clock kasi, English nosebleed. Nosebleed si Manjang Pogi sa si Boreczek. So ayun nga, ayan, inalalayan ako ni Boreczek palabas sa simbahan kasi low blood na kami. So ayun nga mga best friend, pagdating ng hapon nagpaparamdam na yung bagyong Karting dito sa party ng Malolos. Medyo kumlimlim na, tapos maambun-ambun na. Pero sa ibang lugar dito sa Bulacan, meron talagang sadyang matindi ang naapektuhan. At sa kasamaang palad nga, meron tayong mga bayaning tumulong sa mga naapektuhan ng bagyo ay nasawi. Yun nga, nabawian ang buhay. Salamat sa inyong taus-pusong paglilunggot, mga boss. So, eto na nga mga best friend, umaga na. Wala na siyang malakas na hangin, wala na rin siyang ganong ulan. Ambon-ambon na lang, tapos parang umupa na yung bagyo. Ayan. Naisipan namin ni Boreczek na bumalik niya ng kalumpit kasi magpapakawala ng tubig sa dam. Eh, baka mamaya, yung level ng tubig sa ilog tumaas, magtataas din kami ng gamit doon sa bahay kasi nag-iisa lang si mama doon, walang katulong, kaya tutulungan din namin. Patawid na kami sa tulay ng bagbag, tapos napansin kagad namin ni Boreczek na mataas nga ang tubig sa ilog, kaya naghahadali kami umuwi. Eto nga mga beser, pagdating namin sa bahay, tinignan ko kagad yung palatandaan ko doon, yung kapitbahay, kasi doon nagmumula yung agos ng tubig galing sa ilog. Ayan, mapapansin nyo yung kalsada, unti-unti nang nagkakaroon ng tubig kasi nga unti-unti nang tumataas yung tubig sa ilog hanggang sa tuluyan nang ang lumalim ang baha. So, ginawa ko yung motor ko, inilipat ko siya doon sa taas sa may bandang rilis ulit kung saan ko siya pinarada dati na nagkaroon ng bagyong Ulysses. Kung mapapansin nyo mga best friend, nag-iisa pa lang yung motor ko doon sa rilis ng tren. Tapos sinilip ko na rin yung lagay ng tubig dito sa ilog. Mataas nga siya. Lipat ko na yung motor ko dahil kasi mayroong sasakyan doon sa likod. Baka lumabas eh makakaharang yung motor. Kaya dito na lang siya. Pag-ilid naman siya ng paradaan ng tricycle. Binalik ko rin yung motor ko doon sa rilis ng tren paglabas ng sasakyan, tapos umuwi na ako para bantayan yung tubig kung tataas pa o baba. Sa awa ng Diyos, 3:30 bumaba na siya. Ayan, makita niyo mga best friend.